type EX, okay, press enter, click this boundary line, and then click this object, and then bam. So type is, press enter, and then sideward lang yung mouse, and then type yung value 100, and then enter. So now makita nyo na ano yung pinakaiba ng stretch at extend command. So ngayon ang ipapractice naman natin ay ang stretch command at extend command. So gagawa lang ako ng guidelines. So type L 50, then 100, and then press enter. So ngayon makikita nyo dito yung stretch natin to. So papakita ko sa inyo yung dimension. Ayan. So 100. And dito sa below part is 50. So ngayon i-stretch natin dito. So kailangan natin i-stretch ng 100. So ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-stretch. So type is your keyboard, and press enter. So dito na area kailangan natin itong stretch. So kung makapansin nyo, itong area na to i-highlights natin, kailangan maging active ito dito na portion. Ayan. So once na maging active na to itong part na to, so press enter, and then i-click lang yung base point. Ayan. So once na click niya na yung base point, so and then sideward lang yung mouse, and then i-type yung value 100, and then enter. So kung nakikita nyo, naging 200 na yung length niya instead doon sa 100. And dito naman sa lower part, i-stretch din natin siya ng 50. So command S or stretch, type niyo keyboard, then press enter, and then highlights itong portion na to, click, and then enter ulit, and then click this base point, then stretch value. So stretch specify second point, so type 50, enter. So ayan. So ito yung stretch command. So next ay extend command. So ano yung pinagkaiba ng stretch command tsaka extend command? So dito na portion, so gagawa lang ako ng same line, type L, then click, type 100, enter, and then dito sa left side type 50. Yan, same procedure. So gagawa lang ako ng reference line. Yan, so i-align ko lang siya. So kung mapapansin nyo dito, yung dito sa extend na portion, so kailangan din natin siyang i-extend ng 100 yung distance. So ang gagawin ko dito is gagawa ko ng limit lines or boundary line, type XL, and then click,
And then, ayan. So ngayon, i-extend na natin siya. So kung mapansin nyo, ito yung limits line natin or boundary line. So i-extend natin siya hanggang dito. So kung makikita nyo dito, magmula dito sa line na to, ayan. So ngayon i-extend natin siya. So type EX and then press enter. Then click this boundary line and then press enter ulit. And then click this object and then bam. So kung napansin nyo, tumama na siya dito sa yung first edge niya, so tumama na siya dito sa limit lines or sa boundary line. Then dito naman sa right side, so i-extend din natin siya ng 100. Ayan. So gagawa lang ako din ng guidelines. So XL. Papakita ko lang sa inyo. Ayan. Type offset. Type W. Distance 100. Click enter, then hit enter to terminate the command. So alisin natin to guidelines. So now type extend or AX in your keyboard, then press enter, then click this guideline, then press enter, then click this object to extend the line. Ayan. Ayan. So now, nakita nyo na ano yung pinagkaiba ng stretch at extend command. Ayan, susukatin natin siya. So, makikita natin yung value ng distance niya, 200. And then, dito naman is 100. Ayan. Did you get ready in the dark or something? So may mga tips pa ako na gawin. So halimbawa ito, dito tayo mag ayan. So click nyo lang tong object sa stretch command. So kung makikita nyo dito, da tatlong line, merong first point, middle, tsaka end. So, click nyo lang to. Tapos, pwede nyo siyang i-drag lang yung mouse hanggang dito. So, kung gusto mong madalian or shortcut na mga ganong command, pwede yun. Pero, pwede yun sa mga, ano lang, mga diretsuhan na command, mga straight line. So maraming salamat sa another video naman natin. So kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please like na rin yung video na ito kung sa tingin mo ay nakakatulong para sa iyo. At kung ikaw ay nakapanood itong video na to at bago pa lang at gustong matuto sa AutoCAD practice tutorial, please kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please i-click na rin yung notification bell para mas updated ka pa sa mga susunod kong mga upload practice.